live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng PAGASA at posibleng magpalakas sa hanging habagat. Ang bagyong Jenner na nasa loob ng PAR inaasahang magla-landfall sa Luzon sa loob ng 24 oras. Wala pa man yan, kabi-kabilang baha at pagguho ng lupa na ang naranasan. May mga suspendido na ring biyahe at nakatutok si Rafi Tima. Hindi pa nangangalahati ang biyahe mula Bohol papuntang Dumaguete nang paghahampasin ng alo ng isang fast craft. Kaya ibinilik ng kapitan nito ang sasakyang pandagat sa Bohol. Ligtas naman ang lahat ng pasahero. Dahil sa gale warning na epekto ng habagat kahapon, ipinagbawal ang biyahe ng mga pumpboat at maliliit na barko mula sa Angasil Port sa lungsod ng Lapu-Lapu. 4 pasahero ang stranded ayon sa ulat ng Super Radio Cebu, kaya namahagi ng pagkain ng lokal na pamahalaan. Sa norte, kung saan inahasang tutumbok ang bagyong Jenner, inuulan ng lawag Ilocos Norte. Sa bahay naman ng Pulanggi sa Albay, binaha ang kalsada sa May Bicol University na nagdulot ng mabagal na daloy ng trapiko. Now ay nagsuspend na po ng pasok. Pinadapa rin ng malakas na ulan ang mga palayan sa Ligaw Albay na malapit na sanang anihin. Binaha rin ang mabababang lugar doon. Nitong Sabado naman ay nagka-landslide sa Banawi Mayuyo Road bunsod ng masamang panahon. Matapos ang clearing operations ay naging possible na rin ito bago mag-alas 6 ng gabi. Landslide rin ang dahilan kung bakit maraming stranded sa May Bontok-Baguio Road nito ring Sabado. Market day pa naman sa Bontok. Araw kung kailan dinarayo ito ng mga taga-ibang lugar para magbenta ng mga ani. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Binahari ng ilang lugar sa Metro Manila dahil sa magdamag na pag-ulan. May mga pasahero pang stranded kaya kinailangang isakay sa rescue boat. Nakatutok si Bam Alegre. Mabilis na naipon ang baha sa Mandaluyong Maysilo Circle dahil sa malakas na ulan mula pa kagabi. May ilang mga pasahero ang stranded kaya tinulungan ng mga rescue volunteer na mga tawid gamit ng rescue boat na ito. May ilan naman mga motorista at maging mga sasakyan ang lumusong na lang sa baha. Ilan din ang sinubukang pahupain muna ang baha at hindi na nagbakasakali. Baha eh, hindi kami makatawid. Usually mabilis lang eh. Pero ngayon nabutan na kami nung buhos 2 beses na. Kaya wala. Tambay muna kami eh. Galing po kami ng simbahan, katapos lang po namin magsimba. Paglabas po namin, lakas na ng ulan. Hanggang umabot na po yung baha hanggang Bewang. Hanggang madaling araw, ganito ang sitwasyon ng baha sa kalapit na San Francisco Road. Dito sa Mandaluyong, may mga basurang nagpalutang-lutang. Sa Makati City naman, gutter level na baha ang namerwisyo sa mga motorista sa panulukan ng Chino Roses Avenue at Pio Campo. Sa Maynila naman, mabilis ding binaha ang flood-prone area sa intersection ng Taft Avenue at UN Avenue. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Dahil pa rin sa masamang panahon, nakidlatan at naputol pa ang isang kable ng LRT2 na nagsusupply ng kuryente. Nahuli kampayan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Tahimik at wala ng pasahero sa platform ng Gilmore Station alas 9:44 kagabi. Biglang nag-spark ang mga kable. Ayon sa pamunuan ng LRT2, may tumamang kidlat at dumaloy sa tinatawag na catenary wire na siyang nagbibigay ng elektrisidad sa train. Ang resulta, pagkaputol ng kable. Mabuti na lang daw at nakadaan na noon ang pinakahuling train na nasa bandang Cubao na. Wala ring nasaktan sa insidente. For that, makikita natin na ang daming kidlat, nag-flash talaga outside ng station, you know? And then nung moment na yun, biglang nagliwanag yung sa labas ng station, and then yun na, biglang sabog na yung sa loob. Daming naka-witness na yun, nagubanggapang yung power surge o yung kidlat doon sa kable, and then yun na, kaya lang kung minsan, yun nga, pagka hindi kinaya ng system yung lakas, yun pwedeng mag-spark or pwedeng mag-imimelt. Usually, nalulusaw yung bakal.
Pero huwag daw mag-alala ngayong panahong madalas masungit ang panahon. Safe po yung ating system kasi nga mayroong lightning arrester yung buong system. Bukod sa lightning arrester, meron ding mekanismo ang tren para maprotektahan ito sa kidlat. May pangatlong kanyan, safety measure yung ating sistema, yung ating mga tren. Bumababa yung pantograph, no? Makikita mo doon sa ibabaw ng tren, parang may dalawang antennas. Meron siyang parang automatic na scheme, no? Na kapag nakadetect ng mataas na power supply, kusa siyang bumabagsak yon para hindi tuloy-tuloy na dumaloy yung power surge. Ayon sa LRTA, agad na ayos ang kable kaya di naapektuhan ang unang biyahe kaninang umaga. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sabay sa pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan, ang baong kwento ng pagtitiis ng mga sakay nito, kabilang ang tatlong linggong pag-inom ng tubig mula po sa aircon at pagkain lang ng lugaw dahil sa paubos na supply. Nakatutok si Joseph Morong. Exclusive! Sa pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan kahapon, matapos ang limang buwang pagbabantay sa Skoda Shoal, humingi ng paumanhin ang commanding officer ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran Jr. Humingi kami ng tawad, sir, sa kailangan ko ibalik yung barko, sir, para sa tao natin. Tugon ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, "The decision for you to reposition yourself was to ensure that we are able to sustain our ability to secure this part of the country for the long haul. You have accomplished your mission." Hindi biro ang pinagdaanan ng lampas 60 sakay ng BRP Teresa Magbanwa para bantayan ng umano yung reclamation ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. August 19 nang simulang maging kritikal ang kanilang supply ng pagkain. Ang inaasahang resupply hindi nakalusot ng banggain ng mga barko ng China ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Kaya pinagkakasya na lamang daw nila ang isa't kalahating kilong bigas para sa 63 sakay ng barko. Ginawa nila itong lugaw sa loob ng halos 3 linggo. Rice porridge na lang po siya. May paminta na lang. Yes, sir. Paminta and asin, sir, since yun na lang po yung naiwan sa amin. Meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagkagano? Wala po, sir. Natutulog na lang at nagpapahinga po, sir. Naabusan na rin sila ng inuming tubig. Bukod sa tubig dagat na sinasala ng freshwater generator, umiinom na rin sila ng tubig galing sa ulan at aircon. Tuwing umuulan, lumalabas ang mga taga Magbanwa para kolektahin ang ulan na gagawin nilang inuming tubig. Naka-discover yung chief engineer namin, sir, na pwede namin inumin yung tubig from our air conditioning unit, sir, yung na-condense na tubig po dun, sir. Mas gusto po namin yung sa air conditioning unit, sir. Bakit? At saka yung sa umuulan, sir. Kesa sa filter? Yung sa, yes, sir, kasi may lasa talaga siya, sir, na sometimes lasang parang swimming pool, then maalat. Nakapag-airdrop naman ang supply ng August 28 pero hindi ito naging sapat. Nagkasakit na ang ilan sa mga taga-Magbanwa. 4 ang mabilis na itinakbo dahil sa gastroenteritis, dehydration at gout. Isa sa kanila, bumaba ang pulso. Nagpapagaling na silang lahat sa barko. Nag-alala rin, sir, kasi gawa ng malayo kami sa lupa, sir. Di rin malaman kung ano yung tunay na sakit. Pag tumagal pa kami doon, sir, siguro mas marami na yung magkakasakit. Kasi dahil sa exposed na kami sa tubig na hindi na healthy. May sumusuka na, suka, yung mga bowel movements nila iba na talaga. Pinalala pa ang sitwasyon ng pagbabanggain ng China Coast Guard ang Magbanwa noong August 31. Butas ang bahaging ito na malapit sa engine room. Ito yung sira na tinamon itong si BRP Teresa Magbanwa nung banggain ng China Coast Guard itong barko natin August 31 nasa may engine room na to. Paliwanag sa atin, delikado kung ito yung tatamaan or ito yung madadamage dito sa barko. Pag nawalan ng cooling system yung makina natin, hindi makakatakbo yung makina namin, sir. Kasi pag ito yung nadali, sir? Dead on the water. Pwede na kaming, may rason na silang isalvage kami. Kasi dead on the water kami, kailangan pwede kami hilahin. Pero kung sakali, handa muling bumalik ang grupo sa Skoda Shoal, malinaw sa kanila
ang misyong hindi lamang anila para sa Pilipinas. As Pinoy sir, kakayanin natin yan. Bakit? Hindi lang to sa para sa Pilipinas, hindi para din sa buong mundo. Kasi ang in-implement natin doon sa international law. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi palalampasin ng kamarang pagiging ipokrito. Mensahe yan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga taong mali ang paggamit ng pampublikong pondo pero binabaliwala yan. Nakatutok si Ian Cruz. Let it also be known that this House favors no one. We do not bend to pressure or special interests. Instead, we remain vigilant in upholding the principles of good governance and fiscal responsibility. May diin ang talumpati ni House Speaker Martin Romualdez sa pagsisimula ng deliberasyon sa plenaryo para sa panukalang mahigit 6 na trilyon pisong national budget para sa susunod na taon. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makakatakas sa pananagutan. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals, I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Wala siyang tinukoy na pangalan o personalidad sa kanyang talumpati, pero matatandaang naging mainit ang sagutan ng mga kongresista at ni Vice President Sara Duterte sa deliberasyon para sa budget ng Office of the Vice President na ungkatin ang paggamit ng confidential funds ng OVP noong 2022. Si Vice President Sara Duterte hindi na sinipot ang mga sunod na pagdinig ng House Committee at ipinaubaya na raw sa mga mambabatas ang budget ng kanyang opisina. Pero naglabas siya ng video kung saan sinabi niyang sina Romualdez at Congressman Zal Nico ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Bagay na tinawag ni Ko na isang pambubudol umano dahil hindi lang naman daw siya ang nag-aaproba ng budget. Kalaunan, inirekomenda ng House Appropriations Panel na kaltasan ng mahigit 1 bilyong piso ang hinihinging budget ng OVP para sa 2025. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Vice President Duterte. Ayon kay Appropriations Committee Chairman Congressman Elizalde Co, mahalagang matiyak na magagasta ng tama ang bawat piso sa budget. Tungkulin natin tiyakin na ang yaman ng pamahalaan ay nakatalaga ng wasto, patas at mahusay. Walang pera ang maaaring gastusin mula sa kaban ng bayan ng labag sa batas. Kaya't mahalaga ang pagpasa ng General Appropriations Bill. Edukasyon pa rin ang top priority sa 2025 budget. Ikalawa, ang Department of Public Works and Highways, kasunod ang health sector. Sunod ang human and social development programs, agriculture sector para matiyak ang food security at murang pagkain, at budget para sa ayuda. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Maki-update na tayo sa lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor! Salamat Sir Emil. Mga kapuso, maging alerto, lalo't dalawang bagyo ang minomonitor ngayon sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang bagyo na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility, yan po yung bagyong Jenner na dahilan kung bakit isinailalim na sa wind signal ang malaking bahagi po ng northern at ng central Luzon. Signal number 1 po ang nakataas ngayon sa Cagayan kasama ng Babuyan Islands. Ganun din sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province at pati na rin sa Benguet. Signal number 1 din po dito sa may Ilocos Norte,
Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, ganun din po sa northern portion ng Quezon, kasama na ang Polillo Island. Inaasahan po sa mga nabanggit na lugar yung mga malakas na hangin at pati na rin po ang mga matitinding pag-ulan sa mga susunod na oras. Lalo't papalapit na po itong Bagyong Genera. Huling namataan ang Bagyong Genera sa layong 290 kilometers silangan po yan ng Tuguegarao City. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour at pagbugso naman na papalo sa 70 kilometers per hour. Pan-northwest po ang kilos nito sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Kung hindi po magbago ang pagkilos niya, na posible po itong tumama o mag-landfall, maaaring dito po yan sa may Isabela o kaya naman sa may Aurora ngayong gabi or mamayang madaling araw. Saka po nito tatawirin ito pong kalupaan ng Luzon at bukas ng umaga o kaya naman po bandang tanghali, maaari pong nasa may baybay na po yan ng La Union or Pangasinan. Saka po ito patuloy pong kikilos sa may West Philippine Sea hanggang sa tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng gabi o sa Miyerkules ng umaga. Ang bagyo naman na nasa labas po ng PAR, yan po yung tropical storm na meron pong international name na Pulasan. Huling nakita sa layong 2,190 kilometers, silangan po yan ng Central Luzon. Sa ngayon po ay pa-west-northwest ang pagkilos po nito sa bilis naman na 35 kilometers per hour. Bukas po ng gabi, posibleng yan po ay pumasok na dito sa loob ng PAR at tatawagin po natin na Bagyong Helen. Gaya po na naging track ng Bagyong Ferdy noong nakaraang linggo, sa may kanto lang po yan, dito po no, sa may gilid lamang o kanto ng ating PAR at hindi po natin inaasahan na tatama sa anumang bahagi po ng ating bansa. Posibleng Miyerkules ay nasa labas na rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Sakaling bumagal pa lalo ang kilos ng Bagyong Genera at magpatuloy naman yung mabilis na galaw nito nga Bagyong Pulasan, maaari pong mag-abot pa yung dalawang bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung hindi man, pareho pa rin po nitong hahatakin yung hanging habagat o southwest monsoon. Base po sa datos ng Metro Weather, uulanin yung malaking bahagi po ng Luzon, kasama po dyan itong Cagayan Valley, Cordillera, ganun din po dito sa may Central Luzon kung saan makikita po ninyo concentrated po yung mga malalakas sa pag-ulan. Inaasahan po natin dito, posible po yung magdulot na mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Inaasahan po natin meron pong chance na mga pag-ulan dito po sa Calabar Zone at pati na rin dito sa Mimaropa, lalong-lalo na sa bahagi po ng Palawan at Mindoro provinces. So doble ingat pa rin po at maging alerto, lalo na po at ilang araw na po kayong inuulan dahil po sa habagat. May mga pag-ulan din sa Visayas, gaya na lamang dito sa may Panay Island, Negros Island region, at yan po halos buong araw po yung mga malalakas sa pag-ulan na mararanasan dyan. Posible rin yung mga pag-ulan, dito po yan sa may Eastern Visayas at maging dito po sa may Central portions ng Visayas, kasama po dyan ang Cebu at pati na rin po ang Bohol. May mga kalat-kalat na ulan naman na nakikita, dito po yan sa Mindanao. Inaasahan po natin yan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at maging sa ilang bahagi po ng Caraga at ng Sargent. Pero sa paglali po ng gabi, unti-unti po mababawasan yung mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin po na maulit yung mga pag-ulan, lalong-lalo na bandang hapon or sa gabi. Kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Magiging maalo naman po at delikadong pumalaot dito po yan sa mga lugar na nasa ilalim po ng signal number 1 at pati na rin yung mga lugar po na apektado naman ng hanging habagat. So kasama po dyan ito pong Mimaropa, so sa may Southern Luzon po yan, pati na rin yung ilang baybayin po dito sa Visayas at pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao. Samantala, bukod po sa Bagyong Genera at yung posibleng Bagyong Helen, may dalawa pang bagong sama ng panahon na posible pong mabuo dito sa loob ng ating PAR sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo. Makikita po ninyo dito sa ating mapa, dito po yan, bandang northeastern portion at pati na rin meron pang isa dito sa may northwestern portion sa may West Philippine Sea. Sa ngayon po ay nasa low to moderate po yung chance ito po ay ma-develop bilang isang bagyo, pero dahil nga ito po ay medyo malayo po, medyo matagal pa, ito po ay September 23 to 29 period. Kaya patuloy po natin imo-monitor yung magiging pagbabago dyan sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nakaantabay na ang mga otoridad sa inaasahang pag-landfall ng Bagyong Genera ngayong gabi o bukas ng madaling araw sa Northern Luzon. At mula sa Dagupan, Pangasinan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV.
Jasmine. Vicky, naka-alerto na ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa probinsya ng Pangasinan sa posibleng epekto ni Bagyong Jenner. Samantala, nakahanda na rin ang mga evacuation center. Dahil sa inaasahang paglapit at pagdaan sa kalupaan ng Bagyong Jenner, maaga nang pinauwi ang mga estudyante sa Kasiguran Aurora. Ngayong gabi o bukas ng madaling araw, inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Aurora o di kaya ay sa Isabela. Pero ngayon pa lang, nakataas na ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon. Kabilang ang Pangasinan na itinaas na ang red alert status. Heighten po yung ating monitoring, massive information dissemination. Dapat po nakaredy na yung ating mga water assets. Mahigpit din na nakamonitor ang PDRRMO sa mga river system sa probinsya. Kabilang ang Bud River sa San Fabian. Nakaposisyon na rin ang mga rescue equipment at emergency vehicle ng PDRRMO. Expect po natin na makakaranas pa rin tayo ng moderate to heavy rainfall ito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Bago pa man ang pananalasa ng bagyo, binahan ang ilan sa mga pangunahing kalsada sa Dagupan City bunsod ng high tide. Mataas ang baha sa bahagi ng AB Fernandez Avenue o sa downtown area kaninang umaga. Maging ang ilang establishmento, pinasok din ng tubig. Mahirap talaga, kailangan magbutas sila. Pag ganitong bahaba, nakasigurado na walang kita. Ang mag-asawang Garcia naman na galing pa sa bayan ng Aguilar at magpapakonsulta sa eye clinic, hindi raw inaasahan ng baha dahil maayos naman ang lagay ng panahon. Kahapon konti lang, hanggang dito lang. Ngayon malalim na. Oo nga, hindi namin nang-speak. Kala namin wala, kasi walang ulan eh. Bunsod ang naranasang pagbaha sa mga pangunahing kalsada, apektado rin ang daloy ng trapiko. Vicky, sa ngayon mahigpit ang monitoring ng PDRRMO sa mga major river systems sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, mahigpit din ipinapatupad ang no fishing at no sailing policy sa mga baybayin sa probinsya. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nagpaalala ang Health Department na wala pang aprobadong bakuna kontra Mpox dito sa Pilipinas. Sa gitna niyan, iniimbestigahan ang isa pang spa sa Metro Manila na may mga bakunado na umanong therapist. Nakatutok si Maki Pulido. Sa gilid ng mga litrato ng mga massage therapist sa social media post ng isang spa sa Metro Manila, nakatatak ang Mpox vaccinated na ginamit na rin hashtag sa post. Pero sabi ng Department of Health, wala pang aprobadong Mpox vaccine ang Food and Drug Administration sa Pilipinas, kaya iimbestigahan na ito ng DOH. Nakausap namin sa telepono ang manager ng spa pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Pag in-inject sa iyan at may nangyari, sino ang hahabulin ko? So kaya kailangan rehistrado sila. Pag nagkaroon ng komplikasyon, adverse reaction o may namatay from the vaccination, mahahabol natin. Nakapila na ang Pilipinas para sa 2,500 doses ng Mpox vaccine. Pero ang prioridad sa ngayon ng World Health Organization ay ang Republic of Congo, kung saan may Mpox outbreak. Sa Pilipinas, 18 na ang kumpirmadong Mpox cases mula August 18. Magaling na ang 5 sa kanila. Wala ring ipinakitang sintomas ang kanilang mga close contacts, kaya't walang epidemiological link. Ibig sabihin, basta't ma-isolate ang pasyente, hindi na kumakalat ang virus. Kaya sa totoo lang daw, sabi ng DOA, hindi kailangan ng bakuna para makontrol ang pagkalat ng Mpox. Napakadaling i-control ng Mpox. I don't need a vaccine to control it. With good public health, yung tinatawag nating prevention, detection, isolation, napiprevent yung pagkalat niya. Unlike yung sakit na airborne or like measles or like COVID-19, ayon sa DOH, Clade 2 Mpox virus o ang mild form ng Mpox ang nakahawa sa lahat ng mga pasyente sa Pilipinas. Hindi pa nakakapasok sa bansa ang Clade 1 o ang mas nakakahawang Mpox virus na dahilan ng outbreak sa Congo. 25 to 30 cases ang tinetest ng RITM kada araw pero kalimitan daw negatibo sa Mpox. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sasampahan ng pulisya ng reklamong obstruction of justice ang mga tumulong umano kay Pastor Apollo Quiboloy para makapagtago. Handa na ring magsampa ng reklamo ang 2 sa 5 biktimang nakausap ng Davao Police. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Naging pahirapan ang operasyon ng pulisya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ kung saan
Mahigit 2 linggong hinanap si Pastor Apollo Quibuloy. Ang ilang posibleng umanong tumulong sa kanya noon, pinaghahandaan ng sampahan ng reklamong obstruction of justice ng PNP. Particularly doon po sa pinaniniwalaan natin na nagkanlong po dito kay Pastor Quibuloy magmula po nung naglunsad po tayo ng police operation. May mga pangalan na raw ang special investigation team na binuo ng PNP ng mga sasampahan. Pero hindi na muna nagbigay ng karagdagang detalye ang tagapagsalita ng PNP. Antayin po natin, ma'am, yung formal pagsusumitin. Meron po tayong active coordination sa DOJ. Gusto po natin na talagang malakas at airtight. 2 naman sa 5 biktima umuno ni Pastor Quibuloy na kinakausap ng Davao Police ang handa na magsampa ng reklamo. Ayon sa PNP, may pattern of abuse sa mga biktima. Halos pareho ang kwento in terms ng paano sila pinangakuan na supposedly ay papag-aralin, sila ay aalagaan, and yet, yun nga, as early as 12-13 years old ay inumpisahan na yung paggamit sa kanila. At marami pa munong batang biktima sa loob ng KOJC compound, kaya pinag-iisipan ng PNP ang pagkasa ng rescue operation. Takot pa rin umano ang mga bata, lalo sa sinasabing Angels of Death na ayon sa PNP, hindi kathang-isip. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Posibleng armado sila, kaya aalamin kung rehistrado ang mga gamit nilang baril. We will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Samantala, natapos na ang ginawang medical assessment ng PNP kay Quibuloy na iniutos ng korte, kasunod ng hiling ng kampo ng pastor na hospital arrest. Isusumiti po muna po yan sa korte na kung saan yun po mismo ang korte ang nag-order po na mag-conduct po ng medical assessment. We will be submitting po yung findings po ng PNP General Hospital. Gate ng PNP, walang VIP treatment sa pastor. Nangling lang ay mga pagkaing hindi mamantika dahil umiinom ng mga maintenance na gamot. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice sa pagdinig ng budget nito sa Kamara na kalahati sa mga testigo laban kay Quibuloy ay nasa ilalim na ng Witness Protection Program. Susunod din daw ang DOJ sa kahilingan ng US para sa extradition ni Quibuloy kapag natanggap nila ito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Muling nagkasunog sa Philippine General Hospital, kaya dali-daling inilikas ang ilang pasyente. Narito ang aking pagtuto. Nagkalat sa atrium o quadrangle ng Philippine General Hospital ang mga pasyente bandang 6 kaninang umaga. May mga naka-stretcher at may mga naka-wheelchair pa. Inilikas kasi ang mga pasyente. Makaraang masunog ang bahagi ng mezzanine area ng main building. Yung usok ay gumapang, so walang choice kundi ilikas muna yung mga pasyente namin sa wards 1. 2, 3, and 4 kasi yan yung malapit sa area. Mapasok na po kami, yun sinabi na hindi na daw kami matuloy pumasok dahil may sunog daw sa ward. Kaya po lumabas kami lahat. Grabe po yung usok dun sa likod. Kaya yung mga tent po, pinagtatanggal ng mga guard. Eh syempre takot. Buti na lang wala pa kami sa loob. Stretcher ang pasyente ko eh. Mahirap magano, di ba? Naka-stretcher. Ang DOH agad namang umalalay sa mga pasyenteng kailangang ilipat ng ospital. Ayon sa BFP, umabot sa second alarm ang sunog na idireklara namang fire out bandang 7 ng umaga. Sa inisyal na investigasyon naman ng Manila Fire District, nasunog ang tinatawag na call room sa mezzanine sa main building. Ang involved po natin is a mezzanine which is a ginagawang doctor's quarters na doon nagpapahinga yung mga doctors natin. Ang involved po natin doon is overheat of ng air condition. Pero kung ano ang ugat, wala pang malinaw sa ngayon. Wala pong nasunog na pader, kesame, flooring, kundi po yung sunog po nangyayari sa mga medical supplies po na nandoon. Yung area nga po na nasunog ay renovated area po yung office complex na yon, no? May maayos po yung room yun. Kaya hindi naman po daw sa wiring, kaya kailangan po namin iimbestigahan. Walang naiulat na nasaktan. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng PGH sa mga naabalang pasyente dulot ng insidente.
Nakatundo ngayon sa rehabilitation ng ospital ang ilan sa kanilang mga programa para maisaayos ang mga pasilidad na luma na. Actually, medyo nadadalas nga. Kaya merong ongoing pong rehabilitation sa building. Kasama na po din yung pag-improve ng mga electrical wiring. Ilang oras ang lumipas, balik normal na ang operasyon ng ospital. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas. Sa pagpapatuloy ng ating serye para sa ating adhikaing labanan ng fake, tatalakayin natin ngayong gabi kung paano matutukoy kung ang nakita niyong litrato o video ay tunay o kaya'y minanipula o deep fake. Ngayong gabi, makakasama natin para talakayin yan ang isa sa mga sangre na si Kelvin Miranda. Photos and videos can be used to distort the truth. Here are some ways to spot deep fake. Alin kaya sa mga ito ang fake? Pag ito ang sagot mo, tama ka. Di ba halos walang pinagkaiba? Pero guys, look closely sa mukha. Look at the edges. Di ba parang may off? I know a lot of you might be thinking, di ba maraming apps na kayang gawin ito? Correct. And believe me, isang uri ito ng deep fake. Picture pa lang yan ha. Papunta pa lang tayo sa exhausting part. Let's watch this video. This is Doc Legot, an AI ethics advocate. Alin sa tingin ninyo ang dinoktor na video niya? Particularly the data annotation de datos que se realiza a través de una plataforma llamada Remote Tasks. Tumpak ba kayo? O self, sorry, mali ka. Mapa-video man yan or photo, ito ang tandaan niyo. Pay attention sa mukha. Tingnan kung too smooth and wrinkly ang noo at pisngi, may off sa pagkurap ng mga mata. Facial hair na tila di natural, unbelievable na nunat. Matalas na edges, mismatch ang skin tone ng mukha sa katawan, off ang lip sync, at may lighting differences. Extra tip, watch out for sobrang daliri. Ilan sa mga nabanggit ko, madali pang ma-spot dahil according to experts, ito yung mga di pa kayang mapulido ng AI. But again, remember, go beyond the quality. Suriin ang content at intent ng post para iwas fake news. This is Kelvin Miranda. Magkaisa tayong labanan ng fake. Bubuksan ulit ng korte sa Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na maibalik sa bansa si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. para paharapin sa mga kaso. Nakatutok si Salima Refran. Diringgin muli ng korte sa Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas laban kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon sa Timorese news website na hatutan.com, ipinagutos ng Court of Appeals ang retrial para sa kaso ni Teves. Ganito rin ang nakarating na impormasyon sa mga abogado ni Teves dito sa Pilipinas. The plenary of the Court of Appeals decides to find that the appealed decision is irremediably, walang remedyo, null and void. Yun yung unang desisyon na sinasabing pwede nang i-extradite si Representative Teves. Ordering that within the scope of the judicial phase of the extradition proceedings to which these proceedings refer, that diligence of producing testimonial evidence be renewed so that all the judges who signed the final decision participate, followed by the issuing of new decision. Sa panayam ng hatutan.com sa private lawyer ni Teves sa Timor-Leste, may ilang pagdinig na isang hukom lamang ang nag-preside, kaya na-invalidate raw ang proseso ng paglalatag ng ebidensya. Kaya kinatigan ng Court of Appeals sa Timor-Leste ang apela ng kampo ni Teves laban sa extradition request ng Pilipinas at pinag-utos na dinggin muli ang kaso. Ayon naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, susunod raw sila basta't ang lahat ay nasa ayos. Dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste, kinailangang idaan sa korte ang extradition request para kay Teves. Hinihiling ng Pilipinas na maibalik sa bansa si Teves para paharapin sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, Nakatutok, 24 Horas. Binigyan na ng palugit ng Quadcom ng kamara si Attorney Harry Roque para sumipot sa pagdinig sa kamara sa Huwebes. Kung no-show pa rin, ituturing na umano siyang pugante. Nakatutok si Mark Salazar.
Hinahanap pa rin ng pulisya si Attorney Harry Roque dahil sa inisyong warrant of arrest ng Kamara matapos i-cite in contempt ng Kamara. Yung effort po nila to locate him dito po sa dalawang address niya sa Metro Manila ay wala po siya doon. Ayaw naman umanong tawaging pugante si Attorney Harry Roque ng Quad Committee ng Kamara. Pero meron lang siya hanggang Huwebes para sumipot sa susunod na pagdinig. Kung hindi ay ituturing siyang fugitive at aktibong ipatutugis sa bisa ng warrant. Kaakibat ng contempt na order na yan ay merong kaparusahan. No, according to our rules ay pwede namin siyang i-detain ng ilang araw at kung saan namin siya pwede i-detain. Yun ang nakalagay po sa aming rules. Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. May utang pang mga dokumento si Roque sa Quad Committee. Mga papeles na magpapatunay sa kwento niyang mana ang mga binentang lupa para magkapera para sa kanyang mga korporasyon na sangkot ngayon sa POGO. From a mere 100,000 pesos na asset ng korporasyon, umabot ito ng mahigit 100 milyon in less than 3 years. No? Itong mga period na ito, kasagsagan ito ng POGO. Maaaring ang mga perang ito ay galing to sa POGO. Kung gusto po nila akong kasuhan ng unexplained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng aking mga pamilya sa Amerika. Inaasahan din ang pagdalo sa Huwebes ng asawa ni Roque na si Myla. Posibleng itanong sa kanya kung bakit nasa bahay na ito sa Benguet ang utak ng isang malaking sindikato na pugante sa China. Sinasabing nakapangalan ito sa kumpanyang PH2 na pag-aari naman ng Biancham Holding Company na kay Roque umano. Maaring matanong kay Mrs. Roque ay limited doon sa kanyang participation sa Biancham Corporation at saka doon sa PH2. Kasi unang-una, diba, merong lease contract itong si Sun Li Ming, yung fugitive from China na scam hub operator ng Lucky South 99. Ang pumirma sa lease agreement ay si Mrs. Roque. Ayon sa Committee on Dangerous Drugs, sumasanga ang kwento lampas pa kay Roque. Kung meron pang lulutang na testimony at new evidence will come out, hindi kami makakahinto. Kasi kailangan i-consider namin yan. Nagtatahi-tahi rin daw ang mga nadidiscovering criminal activity sa bansa. Mula illegal na droga, lahat na uuwi ulit sa POGO. Yung drugs, no? Saan ba nanggagaling yung drugs? Sino ba nag-i-smuggle ng drugs? Sino bang personalidad sa likod ng drogang industriya ng illegal na droga dito? Kaya doon nag-ugat talaga yung kwentong yan. Hanggang sa lumaki, umabot na sa POGO. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, ayan na ha. 100 days, sinimulan na ho natin. Siyempre bukas, ilan na lang bukas? 99. Of course, 99 na lang. May mathematics. May test? Ako po si Mel Tianco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.